Narito ang manlalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Oy, magkakaroon po ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ng ang mga kumpanya ng langis sa bukas sa araw po ng Martes, April 9. Batay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng price hike na piso hanggang piso at 20 sentimos sa presyo kada litro ng gasolina. Posible ring tumaas ng piso at 40 sentimos hanggang piso at 60 sentimos ang kada litro ng kerosene. Mamaya iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon! Magpapatupad ng asynchronous classes o distance learning ngayong araw ng Lunes, April 8, ang Department of Education o DepEd para sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Kasunod ito ng anunsyo ng kagawaran na suspindido muna ang face-to-face para makumpleto ng mga estudyante ang kanilang takdang aralin, proyekto at mga katulad nito. Nilinaw naman na hindi sakop ng panawagan na ito ang mga pribadong paaralan, ngunit maaari rin nilang ipatupad dito sa kanilang mga paaralan. Kaugnay nito, wala ring pasok sa Martes, April 9, dahil sa araw ng kagitingan, at sa Miyerkules naman, April 10, para sa Eid Fitr. Hataw Balita ngayon! Binisita kahapon, April 7, ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello, the third country ang Hualien Country, ang epicenter ng malakas na lindol na tumama sa Taiwan noong nakaraang linggo. Kasama ang kinatawan ng Department of Migrant Workers and Overseas Workers Welfare Administration, personal na inabot ni Chairman Bello ang mensahe ng pakikiramay ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Taiwanese national na naapektuhan ng lindol. Nagbigay din ang MECO ng 150,000 Taiwanese dollars na emergency assistance para sa mga Filipino organization doon. Yeah, we would like you to know that we came here to extend the sympathy of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. to the people of Hualien and the people of Taiwan. He sympathizes with what happened to you, especially those buildings that collapsed, and he hopes that not too much injury is caused to the people of Hualien. Hataw Balita ngayon! Naging matagumpay ang kauna-unahang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng mga naval vessel at aircraft ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia, Japan sa West Philippine Sea kahapon, April 7. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, layo ng matagumpay ng naval drill na mapalakas ang abilidad ng mga pwersa ng nabanggit na mga bansa na magtulungan sa mga posibleng insidenteng maaaring mangyari sa WPS. Sama ng Philippine Navy, nilahukan ang naturang aktibidad ng Australian Defense Force, Japan Self-Defense Forces at ng United States Indo-Pacific Command. Hataw Balita ngayon! Inakusahan ni Religious Group Leader Apolo Quiboloy ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y nakikipagsabwatan sa Estados Unidos para maaresto siya at ma-assassinate. Inalabas ni Quiboloy ang pahayag upang sagutin ang warrant of arrest na inissue ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanya at limang iba pang kaugnay sa kasong sexual at child abuse. Sa isang audio statement, sinabi nito na bukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasama rin umano sa naging kasunduan ni Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos ang pagdakip sa kanya, bunsod ng mga kasong kinakaharap niya doon. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya.
nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Hataw Balita ngayon! Umabot na sa 5,822 ng mga paaralan sa 14 na rehiyon ang nagpatupad ng online classes o modular learning noong nakaraang linggo bunsod ng sobrang init ng panahon. Batay sa datos ng Department of Education, nasa 3 milyong estudyante na ang naapektuhan ng suspension ng face-to-face classes. Una nang sinabi ng DepEd na may kapangyarihan ng mga paaralan at maging lokal na pamahalaan na magsuspindi ng pasok kung hindi magiging kaaya-aya ang kasalukuyang panahon para sa mga mag-aaral. Hataw Balita ngayon! Iginit ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hanggang April 15 lang ang deadline ng filing ng Annual Income Tax Return o ITR. Muling nagpaalala ang BIR na mas makabubuti sa taxpayers kung magsumite ng ITR ng mas maaga bago pa ang deadline upang makaiwas sa mahabang pila sa kanilang mga opisina at maging sa mga bangko, lalo pa ngayon na nararanasan ang matinding init ng panahon. Binalaan din ng ahensya ang mga taxpayer na maharap sa kaukulang penalty ang mga hindi makakapag-file ng annual ITR hanggang sa itinakdang deadline. Hataw Balita ngayon! Yes, good morning, Chris at Noel. Ayan, binalitan ni Chris yung marami kasing mga paaralan ngayon dito sa atin sa Pilipinas na nagpapatupad nga nitong modular, no? At ngayong araw nga dito sa atin, maraming mga school ang nagka-cancela din ng face-to-face classes dahil pa rin sa inaasahang matinding init ng panahon. Dun sa ating mga public school dito, karamihan talaga, Chris at Noel, wala namang aircon. Kung meron man, mangilan-ngilan at hindi pa rin sumasapat sa dami ng bilang ng mga estudyante sa isang silid-aralan, Noel, Chris. O nga amigo, ano, magandang araw sa inyo dyan at hello Chris, at sana mo-monitor nga namin din ang mga nakakalap din nating mga balita, ano, dyan sa nangyayari sa Pilipinas din, at sa good anticipation, ano, sa magiging posibleng magiging sitwasyon ng mga estudyante kung sakaling papasok pa sa mga paaralan sa ganyan na kainit na temperatura sa bansa, at mahirap nga amigo, abuti nga ay nagpatupad na rin ng wala mo ng face-to-face classes, ano, dyan sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Bagamat dito sa amin, amigo, ay umaganda na yung temperatura, no, yung weather dito, dahil actually pumasok na kami sa spring season. Bagamat ilang araw nakakaranas pa rin kami ng mga ilang snowfall, ano, pero sa ngayon ay medyo maganda na. At nandito nga ako ngayon sa area ng Calgary at ine-enjoy ko din ngayon yung weather dito dahil makikita nyo sa background ko halos wala na talagang snow, amigo at Chris. Yes, magandang umaga, Noel, at amigo Sherwin. Ano, tama nga si Noel, ano, dito nga medyo mainit-init na. Ngayon ay nasa 11 degrees Celsius dito sa Montreal, Canada. Pero pabor ako dyan, amigo Sherwin, ano, sa ginawa ng hakbang ng DepEd. At sana hindi lang sa public schools ang ipatupad dito, gayon din sa mga private schools, ano, na nagpalabas nga sila ng advisory. Sana nga sumunod din ang mga private schools dito dahil mahirap nga sa mga estudyante bilang estudyante rin, mahirap din na maranasan na mainit yung panahon habang nag-aaral. Siyempre, nawawala din sa konsentrasyon ang isip ng ating mga mag-aaral. Oo, at bukod dyan, naging matagumpay, Chris at Noel, itong WPS Naval Drills, ano, ng mga bansang Australia, Japan at Amerika kasama ng ating bansa. Ayan. At sana, no, masolusyonan na talaga itong pagka tayo ay nagsusupply dyan sa tropa ng pamahalaan na nasa Ayong Ensyol. Yun sana yung maging laging matagumpay at wala yung laging pangamba, no, na bobombahin ka ng tubig at meron tayong masasaktan
na mga sundalo. Noel Cres. Oo nga, at congratulations ano, siyempre dun sa mga kasama dyan na nag-participate dyan sa drill na yan. At sana nga, gaya ng sinasabi mo amigo, makatulong din talaga yung mga sinasagawang mga hakbang na yan. At kahit yung mga nakaraan, ibinalita natin yung paglalabas na Executive Order 57, ano, na para dyan sa mga lahat ng ginagawang aksyon, hakbang ng pamahalaan, ay para masolusyonan nga yung nangyayari na yan. Na siyempre, banta din sa kaligtasan ng ating mga kababayan na pumupunta at nagsusupply din dyan ng dyan sa bahagi na yan ng Ayungin Shoal, Amigo at Dacres. Oo nga, Noel, ano, matagal ng issue yan. Panahon pa yan ng dating presidenteng Rodrigo Duterte. Sana nga magkaroon na ng closure dyan, ano, sa issue na yan. At maingatan din ang ating mga mangingisda at ibang mga nationals na pumupunta dyan. Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may 13,000 pesos na benefit package ang ahensya para sa sakit na pertussis. Sakop-a nila ang nasa 13,000 hanggang 16,000 pesos na case rate ng kanilang konsulta package. Nakaling ma-admit sa ospital ang isang pasyenteng may pertussis o whooping cough. Bukod pa ito sa magiging gastos para sa antibiotics. Ang konsulta package ng PhilHealth ay ang primary healthcare program ng ahensya na nag-o-offer ng libreng consultation, laboratory test at mga gamot. Dagdag pa ng PhilHealth, sakaling mag-develop sa pneumonia ang sakit ng pasyente, maaari rin silang makapag-avail ng case rate package na abot sa 90,000 pesos. Doon sa mga accredited consulta providers natin, kasama naman po sa consulta package natin yung ilang antibiotics na pwede pong makasagot doon sa pertussis, no, panggamot sa pertussis. Apart from that, kung ma-admit po yung patient sa hospital, may coverage din po ang PhilHealth doon. If I remember it right, it's from 13 to 16,000 po yung case rate natin for the pertussis. Mukha talaga ng nasa mahigit 500 personnel ang Philippine National Police o PNP sa Masbate sa pagsisimula ng Rodeo Finals para sa ipatutupad na mahigpit na seguridad sa pagdiriwang ng Rodeo Masbateño Festival sa isla ng Masbate. Masbate Police Provincial Office nagdagdag na rin ng mga tauhang tutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa festival. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia. Hataw Alive! Hataw Balita Ngayon! Hello, Jerry. Good morning sa inyo. Diyan saan manggagaling ang mga karagdagang tauhan ng pulisya na ipadadala sa Masbate? Yes, well, tinatay ang nasa mahigit 100 pulis na karagdagang pwersa na magagaling to sa Police Regional Office o PRO5 sa Camp Simeon Pola doon sa Legazpi City sa Albay. Bagay ito ng security plan ng Masbate Police Provincial Office o Masbate PPO para nga dito sa ipatutupad na pagkatalaga ng security plan dito sa pagsisimula ng Rodeo Finals dito sa isla ng Masbate. Ngayong araw ng Lunes, April 8, ay nakatakdang dumating ang pwersa ng pulisya dito sa isla ng Masbate. Ang katagdagang pwersa ng PNP ay kabuuan ng mahigit 500 pulis na nakapaloob sa ipatutupad na security plan ng Masbate PPO. Tutulong ang mga ito sa pagmamantinay ng seguridad sa pagsimula ng inaabang maaksyona na Rodeo Final sa Masbate Grands Arena bukas araw ng Martes, April 9. Ano, ni-request na 150 PNP personnel coming from the regional headquarters. Ito rin, sa Rodeo Festival, i-ano rin nila yung ating security. So, sa mga traffic, sa security ng venue, security ng lahat ng mga engagement na dito sa patungkol dito sa Rodeo Festival.
Noel, maglalagay din ng mga checkpoints sa mga bawat lugar na entry at exit point ng siyudad ng Masbate. Magbabantay din ang mga alagana ng batas na pagdating ng mga guest at visitors sa Masbate Domestic Airport. Inaasahang mahigpit na seguridad ang mararanasan ng mga dadayo at mamamasyal na turista para na rin sa kaligtasan at katahimikan sa Rodeo Finals. May mga explosive ordnance disposal o EOD at K-9 unit na nag-iikot sa paligid ng Capitol Ground at Rodeo Grand Arena. At magsasagawa naman ng send-off ceremony ang Masbate PPO pa sa horse riding patrol kasabay ng mga karagdagang pwersa ng PNP o PNP personnel mamayang hapon sa Masbate Police Provincial Office o Masbate PPO. Yan ang balita. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jerry, you know, dagdag ko lang, dyan ba sa paghahandang ginagawa ng pulisya na yan, ano, although maganda naman na meron silang anticipation, gaano ba karami no, yung inaasahan nilang mga pupunta at mag-witness dyan sa Rodeo Festival, Jerry? Noel, wala pala tayong datos na hawak, pero patuloy natin alamin yung informasyon yan. Pero noong nakaraang taon ay 100,000 ang tumagsang mga turista, foreign tsaka local tourists dito nga sa Rodeo Finals na ginagawa dito sa isla ng Masbate. Noel. Alright, sige, mag-aabang kami ng inyong update. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Jerry Galicia mula sa Masbate City. Hataw, balita, ngayon! Naging matagumpay ang paglalatag ng payaw ng mga Pilipinong manging isda sa Rosal Reef sa Recto Bang nitong nakaraang araw. Ito'y sa kabila ng pangaharas na ginawa ng mga barko ng China Coast Guard sa mga Pilipino na naglayag sa West Philippine Sea. Si Andy Pagayona, humahataw! Hataw balita ngayon! Mula sa bayan ng Quezon sa Palawan ay bumiyahe ng dalawang araw ang 25 Pilipinong mangingisda patungo sa Rosal Reef sa bahagi ng Recto Bang. Misyon nilang maglatag ng mga payaw sa Rosal Reef sa West Philippine Sea para mayroon silang babalikan pagkalipas ng ilang mga linggo upang manghuli ng mga isda. Ayon kasi sa ilang mga mangingisda, sagana sa yamang dagat at maraming isda ang Recto Bang. Mula ang mga payaw sa national government na ibinigay sa mga mangingisda sa Quezon, Palawan, sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BPAR at Philippine Coast Guard. Pinangunahan ang misyon ng PCG kasama ang barko ng BPAR upang proteksyonan ang mga Pilipino mangingisda. Bago makarating sa lugar, nagkaroon na ng radio challenge sa pagitan ng Chinese Navy at PCG. Pagdating naman ng umaga sa Rosal Reef, nakita ang dalawang China Coast Guard na patuloy ang pagdikit sa mga Pilipinong mangingisda. Ganito yung sitwasyon ngayon dito sa West Philippine Sea. Makikita natin yung mga Pilipino mangingisda ay isa-isa nang inihuhulog yung dala-dala nilang payaw. Pero kapansin-pansin pa rin itong presensya ng China Coast Guard ay patuloy yung kanilang pagdikit sa ating mga Pilipinong mga mangingisda. Ilang beses din ang pagdikit ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas kagaya sa BPAR at PCG. Ilang mangingisda rin ang hinabol at hinaharas sa mga barko ng China Coast Guard. Kita rin sa lugar ang pag-ikot ng isang Poseidon habang nagsasagawa ng aktibidad sa lugar. Pasado alas 6 ng gabi ay natapos na ng mga Pilipino mangingisda ang paglalatag ng mga payaw sa Rosal Reef sa Recto Bang. Pagkatapos maihulog ng mga Pilipinong mangingisda ang dala nilang payaw dito sa Rosal Reef ay babalik sila pagkatapos ng ilang linggo at saka muling manghuhuli ng isda rito. Mula dito sa West Philippine Sea, Andy Pagayona, humahataw sa balita ngayon. Nasa high alert ngayon ang Estados Unidos bunsod ng umano'y bantaan ng Iran matapos ang naging pag-atake ng Israel sa Syria. Itong mahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw balita ngayon!
Matapos ang naging airstrike ng Israel laban sa Iranian embassy sa Syria, naghahanda ngayon ang Estados Unidos sa posibilidad na pagiganti ng Iran at pag-atake sa American assets sa lungsod. Bunsod na rin ito ng pagkamatay ng top Iranian commanders at 7 Islamic Revolutionary Guard Corps officials. Sa kasalukuyan, hindi pa tiyak ng gobyerno ng United States at Israel kung kailan o saan mangyayari ang pag-atake ng Iran, ngunit pagtuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang maprotektahan na rin ang mga personnel ng mga ito. Ang posibilidad ng strike na ito ng Iran ay kabilang sa mga worst case scenarios para sa Biden administration dahil na rin sa epekto nito sa gulo sa Middle East at posibilidad na paglala sa gera ng Israel laban sa Hamas. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Magpahayag ng suporta sa Mexico ang mga gobyerno ng Latin America matapos ang ginawang raid sa embassy nito sa Ecuador. Live mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes. Hataw balita ngayon. Hello Sheila, bakit ni-raid ang Mexican embassy sa Ecuador at bakit ito pinoprotesta ng Latin American governments? Hello Noel, noong Biyernes, April 5, ang embahada ng Mexico sa Ecuador ay ni-raid upang arestuhin ng isang controversial na politician na si Jorge Glass na binigyan ng asylum ng Mexican authorities. Si Glass ay ang former vice president ng Ecuador na 2 beses nahatulan sa graft charges at may preventive arrest warrant para sa isa pang kaso ng korupsyon. Humingi ito ng political asylum sa Mexico at nagtago sa Mexican Embassy sa Quito, Ecuador mula pa noong Biyernes. Ang pag-raid sa Mexican Embassy upang arestuhin si Glass ay ikinagalit ng mga karating gobyerno sa Latin America, kabilang na ang Brazil at Colombia sa kaliwa at ang Argentina at Uruguay sa kanan. Tinundinan ng Brazil government ang pagkilos na ito ng Ecuador. Ayon sa bansa, malinaw na violation ito ng international norms na nagbabawal sa pag-raid sa isang foreign embassy. Ayon sa isang pahayag ng Foreign Ministry ng Brazil, ang pagkilos ng Ecuador laban sa Mexican embassy ay walang justification at hindi dapat pinapayagan. Ikinabigla naman ni Alicia Bárcena, ang top diplomat ng Mexico, ang paglusob sa embassy. Aniya, si Glass ay binigyan ng asylum matapos ang masusing analysis ng mga sirkumstansya na nakapaligid sa mga kinakaharap niyang mga kaso. Balik sa iyo, Noel. Oh, Sheila, ano naman ang naging hakbang ng Foreign Ministry ng Mexico, no, laban dito sa pag-raid sa kanilang embahada? Noel, inanunsyo ng Foreign Ministry ng Mexico na sila ay magfa-file ng complaint sa United Nations International Court of Justice for grave violations of international law. Noel? Alright, maraming salamat, Sheila Reyes, mula sa Toronto, Canada. Hataw balita ngayon! Hindi pa natatagpuan ang mag-asawang Australians na kabilang sa missing persons matapos ang nangyaring magnitude 7.2 earthquakes na tumama sa Taiwan noong nakaraang linggo. Uling nakita ang dalawa na bumaba sa sikat na Shakadang Trail sa Hualien City, Taiwan mula sa sinasakyang bus. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Inilabas ng Taiwan National Fire Agency ang video na nagpapakita kina Niu Xiu Chu at Sim Wee Kok, mag-asawang Australian-Singaporean nationals na bumababa mula sa sinasakyang bus na patungo sa Taroko National Park. Hindi na muling nakita ang mag-asawa mula noong April 3, 2024 nang tumama ang magnitude 7.2 earthquake sa Hualien City, Taiwan. Ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan mula noong 1999 kung saan 2,400 na individual naman ang nasawi sa nasabing taon. Samantala, natagpuan ng search and rescue teams noong Sabado ang naturang bus at driver nito na ligtas bagamat naipit sa loob ng park. Ayon kay Chen Yipong, Special Search and Rescue Team Head, patuloy nilang pinagtutuunan ng pansin ang gumuhong bahagi ng Shakadang Trail at umaasa na matatagpuan ang Australian-Singaporean dual citizens. Bukod sa mag-asawa, 2 Australian citizens pa ang nailigtas mula sa lindol. Sa pinakahuling tala,
umabot na sa 13 ang nasawi dahil sa lindol at 1,100 naman ang nasaktan, subalit hindi pa iniuulat kung gaano kalala ang tinamong injuries ng mga biktima. Pansamantala ring itinigil ang demolisyon ng gusaling may 10 palapag na humilig dahil sa malakas na lindol, lalo pa itong humilig dahil sa epekto ng mga aftershock. Sinasabing hindi gaanong marami ang nasawi sa naging paglindol bagamat may kalakasan ito dahil sa ipinatutupad na mahigpit na construction standards sa bansa. Gayun din, may malawakang pagsasanay o quake drills na isinasagwa sa mga paaralan at workplaces bilang tugon sa pagiging quake prone ng Taiwan. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies, or ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin sa satellite image, although may mga kaulapan po tayong namamataan, most likely hindi po tatagal or hindi po maghapon yung mga pag-ulan na mararanasan. Particular po dyan sa areas ng Visayas, Mindanao, pati na rin sa Palawan. Samantala, kung makikita din po natin sa satellite image, may mga kaulapan din po tayong namamataan dito sa may silang bahagi ng Visayas. So most likely by tanghali, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na silang bahagi ng Kabisayan at Mindanao. Pero hindi naman po ito tatagal ng maghapon, so most likely by afternoon ay huhupa po yung mga pag-ulan. So asahan pa rin po natin magpapatuloy yung mainit na panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Diba na lamang yung mga chance ang isolated na mga pag-ulan. At sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Asahan pa rin po natin yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon, kaya malaya pa rin po mga kapalaot yung ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, ang haring araw ay sisikat ng 5:47 a.m. at lulubog mamayang 6:09 p.m. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ipinatutupad na sa ilang lugar sa Calabar Zone region ang house-to-house vaccination drive kontra pertussis na layong mabigyan ng proteksyon ang mga bata laban sa kumakalat na sakit. Samantala, nasa mahigit 200 na ang bilang ng kaso ng pertussis sa Region 4A. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon! Tuloy-tuloy ang laban ng ilan lokal na pamahalaan sa Calabar Zone Region kontra kumakalat na nakahawang sakit na pertussis sa whooping cough. Kaya upang mabigyan ng proteksyon ng mga bata sa nakamamatay na sakit, nagsagawa ng house-to-house vaccination drive ang Santa Rosa City Local Government Unit sa Laguna at Bayan ng Nobeleta sa Cavite. Target sa naturang vaccination drive na mabigyan ng pentavalent vaccine ng mga batang may edad na 6 na linggong sanggol hanggang 2 taong gulang na bata. Ang Bacoor City naman ay magbibigay din ng pentavalent vaccine para sa mga batang wala pang 1 taong gulang sa 7 pangunahing health center sa lungsod. Kinabibilangan ito ng Bayanan City Health Office, Alima CHU, Salinas CHU, Floraville CHU, Molino CHU, Winsrose CHU at Green Valley CHU. Bukas sa mga nasabing health center tuwing Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, magdala lamang ng identification card o ID na nagpapatunay na residente ng Bacoor City. Samantala, sa tala naman ng Calabar Zone Regional Epidemiology and Surveillance Unit, simula January 1 hanggang March 30, 2024, umabot na sa 206 ang bilang ng kaso ng pertussis sa Calabar Zone Region. Sa nasabing bilang, 81 ang confirmed case, 39 ang probable at 86 ang suspected case. Paalala naman ang Department of Health o DOH na upang maiwasan ang mahawa ng pertussis, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at pagtatakip ng ilong at bibig sa tuwing uubo o babahing. Ilayo rin ng mga bata sa sinumang mayroong sintomas ng pertussis gaya ng ubo, sipon at lagnat. At kung maaari ay iwasan din muna na isama sa pamamasyal o ilabas sa mga bata, lalo na kung hindi naman anila importante ang pupuntahan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw,
Balita Ngayon. Malapit na ang matatapos ang konstruksyon ng 46.8 billion na tunnel sa Davao City. Ito ang kauna-unahang long-distance mountain tunnel sa bansa na bahagi ng makabagong National Road Network ng pamahalaan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 80% ng kumpleto ang konstruksyon ng 45-kilometer Davao City Bypass Construction Project na inaasahang kokonekta sa mga kalapit na lugar. Kabilang narito ang paghukay ng tunnel, road lanes, concrete lining at waterproofing sa portal ng tunnel. Ang tunnel ay nag-uumpisa sa Barangay Sirawan, Toril, Davao City hanggang sa Barangay JP Laurel, Panabo City. Nagsimula ang konstruksyon ng Davao Bypass Project noong 2023 at inaasahang matatapos sa taong 2026. Kapag matadaanan na, inaasahang mapapabilis ng isang oras ang travel time ng residente o produkto papunta sa Davao City at lalago ang ekonomiya sa Mindanao. Hataw Balita Ngayon! Nangangailangan ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ng 500 mga interesadong enrollees para mag-aral ng libre sa bagong binuksang programa sa ilalim ng Google Career Certification Scholarship ng ahensya. Layunin ng programa na ma-equip at magkaroon ng certification ang mga participant upang madaling makahanap ng trabaho. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Hinihikayat ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang mga Nuevo Ecijano na interesadong mag-aral ng libreng online training sa ilalim ng Google Career Certification Scholarship Program. Sa ilalim ng programa, libreng makakapag-aral ng 3 hanggang 6 na buwan ang mga qualified applicant online gaya ng mga out-of-school youth, person with disability, senior citizens, kababaihan, maliliit ng negosyante at mga job seeker sa 6 na in-demand courses gaya ng data analytics, IT supports, user experience, design project management, digital marketing and e-commerce at cyber security. Ayon sa DTI Nueva Ecija, ang Google Career Certification Scholarship ay bagong programa kung saan 1,000 slot ang nakuha ng ahensya para ipamahagi sa iba't ibang sangay ng kanilang ahensya sa buong bansa. 500 slot naman ang naipamahagi para sa lalawigan ng Nueva Ecija na kailangan mapunuan ng kanilang tanggapan ngayong taon. Layunin niya is ma-equip yung ating participants, no? Para ka na rin nag-aaral noon and then for 3 to 6 months para pag nagkaroon pa ng trabaho, advantage sa'yo yun pag meron kang certificate doon sa mga courses na yun. So magandang opportunity to pag nag-upload ka or no ka pag nakita may certification ka. Para sa karagdagang impormasyon at mga interesadong enrollees, maaari makipag-ugnayan sa kanilang mga negosyo centers nationwide. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Muling nabawasan ang bilang ng Israel soldiers sa South Gaza nitong nakaraang linggo. Nagpadala ng delegasyon ang parehong kampo ng Israel at Hamas kaugnay ng umano'y bagong pag-uusap na isasagawa sa Egypt. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita Ngayon! Jeffrey, gaano karaming sundalo ang naiwan na lamang sa Gaza? Yes, magandang araw, Noel. Nitong linggo, April 7, inahayag ni Israeli o ng Israel na binawasan na nila ang bilang ng kalilang sundalo mula sa timog ng Gaza kung saan nga iniwan lamang ang 1 brigade habang nagpadala naman sila at ang Hamas ng mga delegasyon patungong Ehipto para sa bagong usapin ukol sa potensyal na tigil putukan sa 6 na buwang labanan. Matatandaang mula pa noong simula ng taon, unti-unti nang binabawasan ng Israel ang kanilang mga puwersa sa Gaza upang bigyang ginhawa ang kanilang mga reservists at mas lalo pang pinipilit ang kanilang kaalyadong Washington na maayos ang sitwasyong pangkabuhayan lalo na't matapos ang pagpatay sa 7 humanitarian workers noong nakaraang linggo. Hindi nagbigay ng detalye ang tagapagsalita ng militar tungkol sa mga dahilan sa pag-atras ng mga sundalo o kung ilan ang sangkot.
kinumpirma naman ng parehong kampo ng Israel at Hamas na nagpadala sila ng mga delegasyon patungong Ehipto para sa isasagawang pag-uusap o talks. Ngunit binalaan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi magpapa-impluwensya ang kanilang bansa sa mga impluwensya ng ibang bansa at hindi umano sila papayag sa matitinding hiling nito. Inakusahan naman siya ng isang leader ng Hamas na si Bassem Naim na patuloy pa rin umano si Netanyahu sa pag-aantala para iligtas ang kanyang sarili mula sa kabiguan at responsibilidad para sa mga pangyayari pagkatapos ng labanan. Para sa Hamas leader, mukhang hindi sapat ang impluwensya ng Estados Unidos upang pilitin siyang sumang-ayon sa isang kompleto at komprehensibong tigil putukan. Hindi malinaw kung ang pagbawas ng mga tropa sa timog ng Gaza ay magpapahinto sa matagal ng banta ng pagsalakay sa lungsod ng Rafah na sinabi ni Netanyahu na kailangan upang puksain ang Hamas. Noel, sinabi naman ng White House National Security Spokesperson na si John Kirby na ang pagbawas ng mga tropa ay tila isang pahinga at pag-aayos at hindi kinakailangang magpahiwatig ng anumang bagong operasyon. Balik sa iyo, Noel. O Jeffrey, sana nga ituluyan na yung pahinga, no? O that means ay tigil na talaga yung putukan diyan sa bahagi na yan ng kung saan meron pa rin mga kaguluhan. Sige, maraming salamat sa iyong update, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw, balita, ngayon! Bukod sa ibang bahagi ng bansa, libo-libong Israeli anti-government protesters ang muling nagsama-sama sa Tel Aviv upang manawagan sa gobyerno na makipagkasundo na palayain na ang dose-dose ng mga bihag na hawak ng grupong Hamas sa Gaza at magdaos ng maagang halalan. Ito ang mahataw na balita ni Val Onya. Hataw balita ngayon! Nagtipon-tipon ang libo-libong Israeli anti-government protesters sa Tel Aviv at ibang bahagi ng bansa upang manawagan sa gobyerno na makipagkasundo na palayain ang dose-dose ng mga bihag na hawak ng grupong Hamas sa Gaza at magdaos ng maagang halalan. Nagwelga ang mga nagprotesta at may mga hawak na slogan na nagpapahayag ng galit sa gobyerno ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa kawalan nito ng kakayahan na mapiyak ang pagpapalaya sa mga bihag pagkatapos ng 6 na buwang labanan. Naiulat ang mga eksena ng mga komprotasyon sa pagitan ng mga security forces at mga nagprotesta sa Tel Aviv, kung saan nagsimula ang ilang sunog ang mga rallyista bago ito mabilis na inapula ng mga pulis. Ang mga organizer ng protesta ay nagsabi na ang mga rally ay naganap sa humigit kumulang 50 iba pang mga lokasyon sa buong bansa bilang karagdagan sa Tel Aviv. Naging isang regular na pangyayari sa Tel Aviv ang ganitong mga protesta at iba pang bahagi ng bansa mula noong mga unang buwan ng digmaan na nagsimula noong October 7. Ang pinakabagong mga protesta ay nagsimula habang ang mga negosasyon sa ceasefire na kinabibilangan ng mga talakayan tungkol sa pagpapalaya ng mga bihag ay nakatakdang maganap sa Cairo. Ang mga pag-uusap ay pinamagitanan ng Qatar, Egypt at Estados Unidos. Nagdeklara ng digmaan ng Israel sa Gaza matapos magsagawa ng deadly attack ang Hamas noong October 7 na ikinamatay ng humigit kumulang 1,200 katao at binihag ang higit sa 200 iba pa. Mahigit 100 na ang pinalaya mula noon, ngunit ang iba pa ay nananatiling bihag sa Gaza. Inilunsad ni Netanyahu na walang humpay na digmaan ng Israel sa Gaza pagkatapos ng pag-atake ng Hamas. Samantala, sa nakalipas na 6 na buwan, hindi baba sa 33,137 Palestinians ang napatay at 75,850 ang nasugatan sa mga pag-atake ng Israel sa Strip, na may niulat at gutom sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa kakulangan ng international na akses sa tulong. Val Onya, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon!
Nanalo nitong Sabado, April 6, sa pagka-presidente si Slovak Nationalist Left Government Candidate Peter Pellegrini. Mapapanatili ng pagkapanalong ito ang pamumuno ni pro-Russian Prime Minister Robert Fico sa bansa. At mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus Live. Hataw Balita Ngayon! Charles, ano ang epekto ng pagkapanalo ni Pellegrini bilang presidente sa bansang Slovak? Yes, Sherwin, nakakuha ng 53.26% vote si Peter Pellegrini kontra kay Ivan Korkok na nakakuha lamang ng 46.73% na boto sa ginanap na botohan nitong Sabado, April 6. Bunsod nito, si pro-Russian Prime Minister Robert Fico ay mananatili sa pwesto nito sa ika-apat na pagkakataon bilang isang prime minister ng bansa. Ayon sa bagong presidente, makakaasang pamahalaan sa suporta mula sa kanya para sa mga adhikain nito na mapabuti pa ang kalagay ng mga mamamayan, pangako na panatilihin ang kapayapaan at hindi pumanig sa digmaan. Dagdag pa niya, mananatili ring matibay na miyembro ng European Union at ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang bansa. Walang maraming executive powers ang isang Slovak president, ngunit maaari itong mag-veto ng mga batas o kontrahin ito sa isang constitutional court kung saan ang presidente rin naman ang nag-nominate ng mga hukom. Balik sa iyo, Sherwin. Meron bang political connection si Pellegrini at Fico, Charles? Yes, Sherwin. Parehas na si Pellegrini at Fico ay involved sa isang political party na tinatawag na Direction Social Democracy Party na isang social democratic at left-wing populist party sa Russia na pinangungunahan naman ni Robert Fico. At sa mga nakalipas sa panahon ay maraming beses ding nagsilbi bilang Prime Minister ng Slovakia si Fico at si Pellegrini naman ang kanyang Deputy Prime Minister at Minister of Finance. Balik sa iyo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Charles Corpus, nag-uulat ng live mula sa Ottawa, Canada. Magsasagawa ng free legal consultation ang Embahada ng Brunei para sa mga OFW sa April 7. Magkakaroon naman ng consular outreach mission sa Winnipeg, Manitoba sa April 6 at April 7. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon! What's up, kabayan? Magsasagawa ng mobile consular mission sa Genova, Italy sa April 21. Sa mga interesadong pumunta, mag-register lamang sa link pr.ee/servisyonglinggo or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Konsulado sa facebook.com/phlmilan. Tanging ang may mga confirmed appointments lamang ang mapagsisilbihan kahit mag-secure ng inyong mga appointments hanggang April 16. Iniimbitahan naman ang mga Filipino chefs, restaurant workers at maging ang mga entrepreneurs na nais mag-upgrade ng skills na sumama sa study tour sa Spain. Gaganapin ito sa April 24 alas 9 ng umaga ang assembly time sa Philippine Embassy Madrid para magtungo sa Salon Gourmet sa IFEMA. Sa mga interesadong sumali, sagutan lamang ang survey na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/phinspain. Maghahandog naman ang PhilHealth ng Overseas Service Mission sa mga kababayan natin sa Bahrain. Gaganapin ito sa April 24 at 25 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Migrant Workers Office sa Philippine Embassy sa Bahrain. Sasagutin ng ahensya ang inyong mga katanungan tungkol sa PhilHealth programs at services, member data records at PhilHealth ID, members data at iba pa. Naglabas naman ng schedule ang Philippine Consulate sa Barcelona ng buwan ng libreng legal consultations at legal discussions. Gaganapin ito sa April 27, May 25 at June 22 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Philippine Consulate sa Barcelona. Para sa topics, kada session bumisita lamang sa official Facebook page sa Philippine Consulate sa Barcelona sa facebook.com/phinbarcelona. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon! Tayong shoutout, Noel. Oo nga. Sige, go ahead, amigo.
Oo, kasi parang namimiss ko na yung shoutout eh. Di shoutout na lang sa more than 1,500 na mga participants natin dyan sa Titans ha, kahapon sa KDRA. Magamat medyo mainit ang panahon, eh talaga namang game na game yung ating mga participants dyan. So congratulations po sa lahat po ng bumubuo ng sinagawang Titans dyan kahapon sa KDRA sa Orani, Bataan. Well, at sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, Talatang 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 8 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, April 8, 2024. At mula rito sa Calgary, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ako naman si Chris Fugaban mula sa Montreal, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.